Okay, Malcolm, go ahead. Ano yan? Napapalabas ka dyan na salin ng ano, bro? Pelikula? Okay, patay. Baka makapiret tayo dyan. Hindi, akala ko siya, matutuloy, matutuloy mo ba? Sige na, go ahead na. Ano ko? Sige na, go ahead na. Laptop ko? Sige na, go ahead na. Ano yung go ahead? 10 minutes? Ano go ahead? Hey, magtanong ka, sasagot ako. Pagkukontra ka, ikaw tatanungin ko. Tala ka yan. Sige ko. Hindi na pwede mag-present muna ako para may matanong ka sa akin? Wala akong kailangan itanong. Tatanungin na kita pag kinontra mo ang sagot ko. Ay, sa dadjo. Sige, magtanong lang ako. Okay. Sige, go ahead. Unang tanong ko, sayang daw makapag-present, no? Sayang. Okay. Unang tanong ko, kaibigan, yung transubstantiation, ibig sabihin nito ano, no? Yung tinapay at alak nagiging laman at dugo. Tama ba? Okay. Yung transubstantiation, yung substance lang niya ang napalitan. Kaya nga transubstantiation. Yung itsura niya, tinapay pa rin. Yung lasa niya, tinapay pa rin. Yung alak, lasang alak pa rin. At alak pa rin. Pero yung substance niya, pagkatapos ng consecration ng pare, napalitan na yon ng katawan at dugo ni Kristo. Yun, bro. Kung yan ay ganyan ang pag-aunawa nyo dun sa tinapay at alak, napapalitan siya ng laman at dugo, nagiging literal, tama ba ako? Nagiging literal, physical na laman at dugo. Sacramental body of Christ. Nang sabihin ni Kristo sa Biblia, yung tinapay, hawak niya tinapay, tinikman ng apostol tinapay, yung itsura tinapay, sabi ni Kristo, ito ang aking katawan. Hindi siya nagsisinungaling doon. Sabi niya, tauto estin to soma mo. Ito ang aking katawan. Ibig sabihin, wala na sinabi na ito ay simbolo ng aking katawan. Wala nakalagay naman doon, tauto estin simbolo to soma mo. Wala. Hindi siya simbolo. Ito ang aking katawan. Totoo ang sinabi ni Kristo, katawan niya yun. Kaya literal na katawan niya yun. Gaya ng iglesia. Ang iglesia is the mystical body of Christ. Yung iglesia. Pag sinabi natin literal na katawan ni Kristo ito, yes, literal na katawan ni Kristo. Yun sagot, bro. Sundan ko yung ano, no, katwiran mo. No? Sundan ko yung katwiran mo. Sa pagkakaunawa mo, kaibigan, ano yung literal doon? Yung hawak niyang tinapay at dugat alak o yung katawan niya habang sinatalitay niya yung talata sa John 6? John 6.53 yata rin, kung magkamali. Parehong literal yon, yung may hawak at yung hinawakan. That's literal. Literal, okay. Ano ba ang sabi sa talata, kaibigan? Basahin ko doon sa ano na, sa taas. Sabi niya, sa John, ano yan eh? Sa John, sa mga talata yun, sabi niya. Sa John 6, ano yan eh? Asan nga ba yan? Ayun, sa John 6, 53 to 50, 53 to 54. John 6, 53 to 54. Ano ang pagkakasabi dyan? Magiging laman at dugo ko? O ito ang laman at dugo ko? Ano yung nasa talata, kaibigan? Ito ang laman at dugo ko, yung sabi niya. Hindi magiging, ha? Tama ba ako? Linawin ko lang yung bigat, hindi magiging laman at dugo ko, hindi. Tama po ba ako? Before niya hinawakan yun, bro, before niya kinonsecrate, ordinary na tinapay lang yun. Nang sabihin niya, ito ang aking katawan, doon na naging katawan. Ito ang aking dugo, doon na naging dugo. Kasi ordinary lang yun eh. Before he consecrate, ordinary lang talaga yan. Hindi siya, nang ginawa ng panadero, automatic siya katawan ni Kristo. Hindi ganun. Next. Yung John 6, 53-57, may nakasulat pa dyan na literal at consecration o kaya substantiation, may nakasulat po dyan sa John 6, 53-54. Meron ba? Meron na wala? Ito bro, papasahin ko na lang sa iyo, ha? Ito sabi, sinabi ni Jesus, akatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yung palang kanyang laman pala nakakain. Yung kanyang dugo pala naiinom. Kaya nga yung mga Romano na panahong ito, persecute sila sa pag-aakalang cannibalism ang ginagawa nila. Kasi pinapakain talaga niya ang kanyang laman. Kasi tinanong, yung kinakain yung laman, literal ba yan o hindi? Sabi nyo, literal. Ayun, napagkamalang cannibal. Kasi literal ang kanilang unawa dyan eh. Oh, literal talaga yan. Ba't naging laman ni Kristo yung tinapay? Dahil sa consecration. Hindi magiging laman ni Kristo ang tinapay kung hindi siya dadaan sa consecration. Oh, next question. Correct. Sa bibig mo na lumabas, ha? Nanggaling na sa bibig mo, kaibigan, ha? Huwag natin i-deny. Kapag laman at dugo na literal yun, cannibalism. Nanggaling sa bibig mo yan, ha? Pag laman at literal na laman at dugo yan, cannibalism. Hindi yung sabi ko. Ang sabi ko, kapag tinanong ng mga Romano, ang mga Kristiyano, yung kinakain nyo na ba na laman at dugo, literal ba yan? Sabi nila literal. Kaya nga ang unawa ng mga Romano, mga cannibalism yung mga taong yun, kaya sila pinersecute. Yun na sinabi ko kayo na, huwag babaguhin na sentido. Next. Okay. So bago yung ano ba, yung sagot mo, ibig bang sabihin, kaibigan, kapag ang tao kumakain ng literal, ha? Literal na dugo, at laman na hindi niluto pa, ang masakit ba dyan, hindi niluto, nung panahon ng Old Testament, yung mga dugo doon, niluto pa, yung mga laman doon, mga baboy na karumal-dumal, niluto pa yan, ha? Sa ito, hindi niluto, pero literal yan, na laman at dugo, okay? Sa pamantayan ng tao, cannibalism yan. Sana maabot natin ng kaisipan natin yan, ha? Kapag literal yan na dugo o laman, cannibalism. Hindi ba kayo cannibalism dahil kinakain yung literal na dugo at literal na laman ni Yahushua? Ito ang sagot. Hindi yan cannibalism. Bakit? Kasi si Kristo ang kinakain. Hindi naman mga ordinaryong tao, hindi naman mga hayop na wala namang silbi, yung kanilang laman, kainin, wala namang may dudulot sa ating maganda yon. Yung hayop, yung kanilang laman, dugo, pag kinain mo, wala naman tayong madudulot na ano sa ating katawan. Pero katawan ni Kristo, sabi niya, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao. Pag kinakain daw natin ang anak ng laman ng tao, tayo makakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi kami magtawag na cannibalism. Napagkakamalan silang cannibalism ng mga Romano sapagkat hindi nila kilala si Kristo. Yon, next question. Kaibigan, kapag nakapagbigay ako ng talata, na hindi sa Diyos yung kumakain at umiinom ng dugo ng mga banal, nagpapatuloy ba yan na yung paniniwala nyo sa Eucharist ay isang malaking sa kanto ng ginoon mo? Yung umiinom ng dugo ng mga banal, well, si Joshua, banal yan ha, inawin ko lang ha, yung lasing sa dugo ng mga banal, ha, kung makabasa ko ibigay, nangangahulugan ba niyan yung Eucharist ng pananampalataya ay sa demonyo? Hindi. Bakit? Binanggit mo, mga banal. Dugo ng mga banal. Ang writer noon, hindi kailanman inisip niya, hindi kailanman sumagi sa isip niya, nakasama si Kristo sa sinasabing mga banal sa Revelation. Next question. Okay. Ibig sabihin, hindi kasama sa banal si Joshua. Ano po ba ako, kaibigan? Para i-exempt natin si Joshua dito sa Revelation 17:6. Ito ang sabi ko kanina na huwag mong babaguhin. Ang author ng Revelation, si St. John. Ang tinutukoy niyang dugo ng mga banal, yung mga banal na pinersecute sa panahong matapos si Kristo persecute. So hindi yung referado kay Kristo, kundi sa ibang mga santo. Next question. Okay. Susundan ko yung ano, katuluran mo, kaibigan, ha? Sa John 6:53-54, walang symbolic sa literal doon, pero ina-assume yung literal yun. Okay? Tapos na yung nagbasa ako sa Revelation, yung umiinom ng lasing sa alak sa dugo ng mga banal, ginagawa yung symbolic, hindi literal na umiinom ng dugo ng mga banal. Yan ba'y patunay lang ng pagpapalusot? Kaibigan, narinig okay, ako. Okay. Yung tanong ko? Hindi lang ako makapagsalita bro kasi umiiyak yung bata eh. Okay lang. Okay, ante kita. Wait lang muna bro ha. Okay lang, sila.
Okay. Okay, bro. Kaya sabi ko, bro, ang writer ng Revelation, ang writer ng Revelation na pinagkukuhanan mo, ang kanyang tinutukoy sa mga banal dyan, hindi kasama si Kristo. Ha? Nang banggitin sa Revelation 18, yung patungkol sa uminom sa dugo ng mga banal, hindi kasama si Kristo sa tinutukoy ng author. Kaya you're making it out of context. Next question. Next question. Maligyan, sundan ka sa Revelation, ha? Saan mo nabasa sa Revelation na hindi kasama sa banal si Yahushua? Yung nagbalik-balik rin mo yung Revelation hanggang Genesis, bumalik ka hanggang Genesis, at yung papuntang Revelation, yung nabasa ka ba dyan na hindi kasama sa banal si Yahushua, yung dugo na tinutukoy, ay hindi kasama si Yahushua? Gaya ng sinabi ko, bro, ang tinutukoy dyan ng author ng mga blood of the saints ay yung mga santo na pinersecute doon sa Roma. Yun ang tinutukoy doon. Hindi kasama si Kristo sa pinersecute doon sa Roma. Yung tinutukoy doon na Babylonia, tinutukoy doon na Babylonia, it is referring to the ancient pagan Rome. Hindi kasama si Kristo sa pinersecute doon sa Roma. Eh, hindi kasama si Kristo sa tinutukoy ng author dyan sa Revelation 18. Kanina ko pa sinasagot. Next question. Bro, yan ang sabi ko, di ba? Huwag mo kong sabayan. Kaya ito nilagay sa WhatsApp para di mo kong sabayan. Sige na, para maging malinaw, huwag mo kong sabayan. Sige, next question na. Next question. Ang ganda lang sa sagot mo, kaibigan, no? Ikaw na mismo yung naghuhulog sa... Ikaw may naglalak... Bro, dami mong satsat, bro, eh. Huwag ka na kasi sumatsat pa. Huwag ka na kasi magpatutsada pa. Kasi yung technique mo, nahuli ko na. No? Sinadya kitang Sinadya kita na ilagay lang sa WhatsApp para kontrolado ko yung estilo mo. Kasi nahuli ko na ang technique mo. Kaya mas maganda rito, next question. Oh, next question. Sabi mo, ikaw na nagsabi, kaibigan, ha? Ikaw na nagsabi, hindi kasama si Yahushua sa pinersecute ng Roman Empire. Pag napatunayan ko na kasama si Yahushua at ang pumatay nga ay mga Romano Imperio, ay nananahulugan, lumalabas, nagsisinungaling ka, kaibigan. Hindi ako nagsisinungaling. Tama ang sinabi ko kanina. Hindi kasama si Kristo pinersecute doon sa Roma. Maliban na lang kung may ebidensya kang si Kristo ay nakapunta sa Roma at doon siya pinersecute. Doon ka mananalo. At doon ako nagsisinungaling. Kung may ebidensya kang si Kristo ay nakapunta sa Roma at doon siya pinersecute. Kasi ang sabi ko kanina, ang tinutukoy dyan ni Apostol Juan, yaong mga santo na pinersecute doon sa Roma. Kasi ang Babylonia na tinutukoy dyan, ang Babylonia dyan, tumutukoy yan sa syudad ng Roma, sa ancient pagan Rome. Next question. Pero naniniwala ka, kaibigan. Pero naniniwala ka. Roman Empire. Bro, hindi Roman Empire tinutukoy, bro. Kasi kahit sinong Bible scholar, ang Babylonian tinutukoy dyan ay Roma. Syudad sa Roma. Hindi yan Roman Empire. Kasi pag sinabing Roman Empire, pwede isama yung labas sa Roma. Hindi siya Roman Empire. Siya ay syudad sa Roma. Hindi kasama si Kristo doon na pinersecute sa Roma. Ang author niya na si Apostle Juan, tinutukoy niya na ang blood of the saints na tinutukoy dyan, yung mga saints na ipipersecute doon sa Roma. Hindi sa Roman Empire. Next question. Bati dyan, dapat tutunayan ko sa iyo na kamangmangan niya ano mo. Kasi kamangmangan. Ay, dito ka na, lagot ka ngayon. Kamangmangan, ha? Bigyan mo ako ng talata, bro, na si Kristo nakapunta sa Roma. Hindi, huwag ka na. Eto na nga eh. Di ba? Bigyan mo ako ng ebidensya, ng talata. Kasi sabi ko, kamangmangan, sinabi ko kanina eh. Sige, kamangmangan. Blunting without admitting. Nasaan ang ebidensya mong si Kristo ay nakapunta sa Roma at doon siya pinersecute? Bado dyan, bro. Sige, nasagutin mo na. Huwag ka na lang magpalusot. Sa pagkakataong ito, ikaw ang magpapalusot. Alam ko yan. Sige na, sagutin mo. Kasi, kamangmangan yung sa akin, sagutin mo na. Saang talata sa Biblia na si Kristo ay pumunta sa Roma at doon pinersecute? Kasi nang sabihin ko, hindi siya kasama sa pinersecute doon sa Roma. Sabi mo, kamangmangan. Eh, kamangmangan, patunayan mo, nakapunta siya doon at doon siya pinersecute. Alam mo kung bakit, kaibigan? Hindi, sagutin mo, bro. Asa ng talata, bro? Bagitin mo, ha? Dapat ang unang marinig ko yung talata mismo na kung babasahin natin, nakapunta si Kristo sa Roma at doon siya pinersecute.
Ano? Wala na, butata na. Ah, hindi butata. Ayaw okay, sige, sige, sige. Inabas mo ang halata. Yung banal na pinatay. Dede, bro, wag ka muna magpalusot, bro. Gaya na ginawa ko kanina, sagot muna ako bago ako magdahilan. Ikaw, sagot muna bago ka magdahilan. Oh, ngayon. Oh, sige, bagay ka muna talaga. Sandali, sandali. Sandali na, hanapin muna. Sandali. Hindi. Sige, pakinggan ninyo ha. Ang hamon ko sa kanya, kasi kamangmangan yung sabi sa akin, yung ginawa ko kanina, kamangmangan daw yun. Na sinabi ko, hindi kasama si Kristo doon sa pinersecute sa Roma, kamangmangan daw yun. Kaya kamangmangan yun, kaya niya patunayan ngayon na si Kristo nakapunta sa Roma, doon siya pinersecute. Ang hinihingi ko yung talata. Abangan natin, ilalabas ba niya ang talata? Babasahin natin yung talata na si Kristo ay napunta doon sa Roma at doon siya pinersecute. Sige, go! Wait lang. Ini-research ko. Yung talata. Baka alam mo na talata, ibigay mo sa akin. Ha? Ay, nako. Walang talata niyan, bro. Kaya kita hinahanapan kasi nagmamarunong ka. Pabilib ka eh. Sige na, labas mo talata. Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang... Walang hanapin doon, hanggang sabili. Hanggang sa dulo. Wait lang, ha? Mateo 28:19 ba ang tinutukoy mo? Teka lang. Wait lang. Mateo 28:20 ba ang tinutukoy mo? Ilabas nga natin ito. Sige, at ilabas ha. Mateo 28:20. Ito, talabas natin. Ang sabi ganito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ba? Hindi, yung pinatay hanggang sa dulo ng panahon. Sa huling, hanggang sa uli-uli ang panahon. Ito lang, pinatay hanggang sa... Sige, ibigyan mo sa akin nakasama si Kristo doon sa pinatay doon sa Roma. Sige. Oo. Ano, Roman Empire, yes. Pinatay siya ng Roman Empire. Ah, hindi. Kasi dati, nanindigan ka sa debate nyo ni John Ray na yung Babylonia dyan, Roma. Kaya, wala namang Bible sila nagsabi na yan ay Roman Empire. Wala. Roma ang sinasabi nila. Kaya ang sabi nga ni San Pedro, ang iglesia, oo. Ang, okay. Nang sabihin ni Apostol Pedro, ang iglesia dito sa Babylonia, nasa The Living Bible, iglesia dito sa Roma, ay kinukumusta kayo maging ang aking anak na si Marcos. Kaya yung Babylonia dyan sa Revelation na sinasabi dyan, referring yan sa sa Roma, syudad sa Roma. So bigyan mo ako ngayon ng talata na si Kristo nakapunta roon, kamamangan nyo sa akin, nakapunta siya roon, doon siya pinisecute. Bago kaibigan, saan po talata na Roman City yan? Lungsod ng Roman. Sa scripture na basa yan, kaibigan. Ay, teka, kunin ko muna. So, kaya? Pahayag, sa huling panahon talang. Magiging pa ko yung gari ka sa akin. Sobrang kamangmalan talaga yun. Hinahanapan niya ako ng scripture. Ito, gagamitin ko. Ito ay Maayong Balita Biblia Alang Kanimo. Ito ay edisyon, anong taon ito? Ito ay, wala nakalagay ito, copyright 1981. Hindi pa ako napapanganak pala dito, no? Sa Bibliyang ito. Ito ay lumang Biblia. So, unang Pedro, yung Babylonia, Revelation yata yan eh. Babylonia. Ito. Ito pala sa listahan sa mga pulong sa glossary niya. Masaya ko muna kasi Bisaya ito tapos natagalugin ko ano. Babylonia. Ang kapital sa nasod sa Babylonia kanhi o sa kanasod sa sidlakan sa Palestina. Gitaliwad-an kini sa mga suba sa Tigris o Euphrates. Sa bagong kasabutan ang ngalang Babylonia malagmit mo ang syudad sa Roma. Tagalugin ko. Babylonia, ang kapital daw sa bayan ng Babylonia. Dati, isang bayan sa silangan ng Palestina, pinapagitan siya ng ilog Tigris at Euphrates. Sa bagong tipan, ang pangalang Babylonia ay tumutukoy sa syudad sa Roma. Eto bro, meron akong batayan bro.
Ano? Right? Ito lang, narikita lang na yung mga pinatay hanggang sa dulo ng ano yan, panahon. Sandali lang, kung mo ba makuha ko yung talata ngayon, nangangahulugan talaga, napakantitid ng pagkaunawa mo. Bro, bro, hanggat wala ka pa napapatunayan, bag next question ka na lang, huwag ka na lang magpatutsada. No? Yung mga linyang kakitira ng utak, naku, huwag mo kung andari ng kabaklaan mo, no? Diretsuhin mo na lang ako, next question. Oh, next question, sige na. Mamaya, babalikan ko lang. May bago ipapahanap ko lang, sandali ah. Ngayon, ang tawag dito, sa Leviticus kay Bigan, sabi sa Leviticus, oh, katutunayan ko lang na imposible yung literal-literal nyo. Kasi sabi sa Leviticus, sabi nga ba sa talata, yung Leviticus 17, 10 to 14, bigyan din ko na lang itong ano, no? Yung sa part na nasa 10 at yung sa 14. Na sabi, oh, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman. Okay, ha? Huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman. Anumang, ha? Anumang. Sapagkat ang buhay ng buong laman ay sa kaniyang dugo, sino mang kumain niyan ay ihihiwalay. Sa 10 yan, matindi sa 10, no? Sa 10. Aki, tititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumakain ng dugo. Kung literal yan, kaibigan, nagkukontrahan yung talata sa Leviticus, tsaka yung literal mong dugo ay kakainin ng literal na hilaw. Ito, luto pa ito. Nung panahon ng panahon ng Old Testament, luto pa ito. Kayo, kinakain nyo ng hilaw. At ito pa, kaibigan, kahit i-challenge kita, after ng consecration, patunayan natin na yung alak at tinapay, ay nanatiling tinapay at nanatiling alak na nagsisinungaling ang inyong mga pare. Papahid ba mga pare nyo? Kaibigan, yun ang tanong ko. Papahid ba yung mga pare nyo, i-challenge natin, na after nila... Pagka na bigyan lang kami ng senyas na concentrate na transubstantiation na. Ngayon, pag na nagbago na siya ng laman at dugo ni Joshua, ipatest natin kung totoo yung pinapalabas ng mga pari niyo. Kasi kung hindi totoo yan, isang malaking kasinungalingan yan. Tama ba, kaibigan Brother Jando? Kaibigan Jando, tama po ba? O pag yan na test na hindi yan naging dugo at naging laman, yung ostya at yung alak, nangangahulugan, di ba? Malaking kasinungalingan yan. Malaking chismis. Tama po ba ako, kaibigan? Kasi, sa libido. Okay. Ulit-ulit yan na, bro. Okay na? Yung ginamit mo na Leviticus, dugo yan ng hayop. Ang dugo ng hayop, hindi katumbas ng dugo ni Kristo. Utak naman, umbaw kung meron ka. Pangalawa, sabi mo, napatunayan na ba? Yes, napatunayan. Sige, ating labas yung scientific explanation, laboratory result, nung nangyaring Eucharistic miracle, kung saan isang pare doon sa Lanciano, Italy, AD 570, no? AD 570, nagduda. Teka, totoo ba ito? Niloloko lang yata tayo nito. Nung siya ay nagmisa, siya mismo nagulantang, at yung mga nasa misa nagulantang, kasi nung i-consecrate niya yung ostia, tumulo ang dugo sa kanyang kamay. Tumulo, natigil yung misa, nagpatawag ng mga scientifico, mga expert sa siyensya. Pinatawag ni laboratory test yung ostia na matapos i-consecrate, naging tunay na laman at dugo. Nagparamdam si Kristo sa pamamagitan ng milagro para yung mga tao hindi man labig sa pananampalataya. Ano nangyari? Yung laboratory test. So ilabas natin yung mga ebidensya sa laboratory test ni Dr. Edward Linoli. Yan. Yan, nanonood ka ba ngayon? Meron ka bang extra laptop dyan o computer? Panoorin mo. Ito ang findings na ni Dr. Eduardo Linoli. Babasahin ko ha. Dr. Eduardo Linoli, a professor of anatomy and pathological histology and of chemistry and clinical microscopy and former head of the Laboratory of Pathological Anatomy at the Hospital of Arezzo, is the only doctor who has analyzed the relics of the miracle of Lanciano. His findings have stirred interest in the scientific world. Linoli was interested with the study. He was assisted by Dr. Ruggero Bertelli, retired professor of human anatomy at the University of Siena. Linoli extracted parts of the relics with great care and then analyzed the remains of miraculous flesh and blood. He presented his findings on March 4, 1971. His study confirmed that the flesh, yung ostya, naging flesh kasi yung ostya, that the flesh and blood
were of human origin. O, napatunayan, umbaw. They were of human origin. Ay, hindi ito panaginip. No? Hindi ito panaginip. The flesh was unequivocally cardiac tissue and the blood was of type AB. Consulted by Zenith, Linole explained that as regards the flesh, I had in my hand the endocardium. Therefore, there is no doubt at all that it is cardiac tissue. Ah, may cardiac tissue pala. In regard to the blood, the scientist emphasized that the blood group is the same as that of the man of the Holy Shroud of Turin. Sabihin, yung dugo na laboratory test ni Dr. Eduardo Linole ay katulad ng dugo doon sa tao na nasa Shroud of Turin. Sabi o, the blood group is the same as that of the man of the Holy Shroud of Turin. And it is particular because it has the characteristics of a man, huh? Of a man who was born and lived in the Middle East region. Napatunayan na yung dugo na nadiskubrihan doon sa Ostia na nangyari doon sa Lanciano, Italy, at ang dugo na lumalabas sa Holy Shroud of Turin, pareho lang. At nang ina-analyze yung dugo, napag-alaman na ang may-ari ng dugo was born and lived in the Middle East regions. The AB blood group of the inhabitants of the area, in fact, has a percentage that extends from 0.5% to 1%, while in Palestine and the regions of the Middle East, it is 14 to 15%, Linole said. Linole's analysis revealed no traces, yung ostia na kanyang in-examine, revealed no traces of preservatives. Tandaan niyo ha? Since 570 AD until 1991 yata ito nangyari, 1991, there is no trace of preservative. Bakit buhay hanggang sa panahon na examine siya ni Dr. Eduardo Linole? From 570 AD hanggang sa panahon ni Eduardo Linole, buhay ang ostia, buhay ang laman na nandoon, buhay ang dugo na nandoon. Revealed no traces of preservatives in the elements, meaning that the blood could not have been extracted from a corpse. Sa madaling salita, ang dugo na nandoon ay hindi kinuha mula sa bangkay because it would have been rapidly altered. Linole's report was published in Quaderni Slavo di Diagnostica Clinica e di Laboratori in 1971. In 1973, the Higher Council of the World Health Organization appointed a scientific commission to verify the Italian doctor's conclusions. Sabi sa sabihin, ang World Health Organization mismo kumuha ng marami pang scientifico para i-verify ang findings ni Eduardo Linole sa naturang ostia na kanyang laboratory test. Yung ostia mismo. Na nangyari, ni laboratory test ng mga siyentipiko. The work was carried out over 15 months. 15 months ni laboratory test, ni re-laboratory test, inulit, para malaman kung totoo ba ang kanyang findings. With a total of 500 examinations. Ano yung mga conclusion, mga findings ng mga bagong nag-laboratory test? The conclusions of all the researches confirmed. Kinonfirm nila what had been stated and published in Italy. The extract of the scientific research of World Health Organization's Medical Commission was published in New York and Geneva in 1976, confirming science's inability to explain the phenomenon. Kailan tatawagin ng siyensya na phenomena ang isang pangyayari kung hindi nila maipaliwanag scientifically? How come na yung tinapay naging laman na may dugo from 570 AD, 1280 years? Matapos mangyari ito, buhay pa rin siya. Walang preservative. Buhay yung findings ng laman at dugo ay nagmula sa isang tao na ipinanganak sa Middle East. Nire-examine ng World Health Organization
para malaman kung tama ba ang findings ni Dr. Eduardo Linole at napatunayan na tama nga. Kaya hindi nagsisinungaling ang aming mga pare, umbaw, kasi meron ng ebidensya. Ngayon, kung kukontrahin mo yan, hindi kami maniniwala sa iyo. Kasi sino ka ba para paniwalaan namin? Hindi ka naman siyentipiko. At kung sakaling kukuha ka ng ibang kukontra dyan, kailangan yung kukontra dyan, nag-examine din sa the same host na in-examine nila. Hindi kukuha ng ibang host. Yung mismong host na in-examine nila, ay examine din niya. Tandaan ninyo, this is open for examination. Umbaw? Pwede mong sarang, kaibigan? Okay, go ahead. Ayun, salamat naman. Ay, natapos din. Okay. Teka. Ano, naunawa mo yung ano, yung resulta? Natindihan mo yan? Yes, narinig ko na yan. Inulit-ulit ko pa nga yan. Ah, narinig mo. Inulit-ulit pa. Ngayon, tanong, tutol ka sa ngayon. Okay. Ang next na tanong ko, kaibigan, ganito. Yan bang milagro, miracle na yan? Kaya bang maulit-ulit yan sa mga misa nyo habang kayo ay nagpa-partake ng ostya at ng alak? Maulit ba yan? Oo, hindi na. Yes, naulit siya, bro. Katunayan, eto pa. Ebidensya na naman ulit. Nangingikay. Eto. Noong 1996, yata to, 1996, no? Sa Buenos Aires, Argentina, a local doctor named Ricardo Castañon. Sino si Dr. Ricardo Castañon? Siya ay atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala sa demonyo. Hindi naniniwala sa anghel. Hindi naniniwala sa milagro. Siya ang kinuha ni Bishop, Archbishop Jorge Bergoglio, na kayo mas kilala sa pangalan na Pope Francis. Siya yung kinuha para i-examine yung nangyari sa Buenos Aires na ang ostya naging laman at dugo gaya na nangyari sa Lanciano, Italy. Ano ang kanyang findings? Ito. A local doctor named Ricardo Castañon took a sample from what had become known by then as the 1992 sign and sent it to a lab in San Francisco. When the results came back, the lab reported the substance could be human tissue. Tingnan mo ha, pinadala doon sa San Francisco nang naibalik na ang resulta ng lab report, it could be human tissue. Another analysis by a doctor in Sydney, Australia, likewise concluded the substance was human tissue and could belong to a heart. Bakit? Kasi nakitaan ni Dr. Frederick Zugbe ng left ventricle. Ano yung left ventricle? Sa heart mo lang makikita yun. Dissatisfied with, could, and knowing that Bergoglio, o si Pope Francis ngayon, expected an answer, Castañon sent the material to a third doctor in New York for what he called a blind sample. Eto, pinadala sa New York, yung na-test na, napag-alaman ni human tissue from a heart, nadala sa New York, at napag-alaman doon, at tinawag siyang blind sample. Bakit? Hindi sinabi kung ano yun. Pinadala lang, Dr. Frederick Zugbe, maaaring bang hulaan kung anong laman ito? Hindi sinabi na yun ay ostia, ha? Sinabi, maaaring bang hulaan kung anong laman ito? Kaya blind sample. Ano nangyari? This last doctor was more definitive. The substance he reported belonged to a heart muscle called myocardium. So walang alam si Dr. Zugbe na yung pinadala pala ay galing sa ostia. Ang alam lang niya, hulaan niya kung saan galing yung laman. Hindi ni laboratory test niya. At nalaman niya na yung laman ay merong heart muscle na tinatawag na myocardium. More specifically, the left ventricle that pumps oxygenated blood from the lungs to the body. The doctor also found the person the sample came from had suffered greatly, including trauma to the chest. At sinabi pa ng doktor sa New York na si Dr. Frederick Zugbe na yung may-ari ng puso, laman ng puso, ay dumanas ng matinding trauma sa dibdib niya. Told the sample didn't belong to a living patient. Oh, hindi sinabi sa doktor na ang sample belong to a living patient. The New York doctor said he found the presence of white blood cells inexplicable.
since they usually disintegrate minutes after a blood sample is removed from the body. Sabihin pala, yung dugo, minuto lang. Once na ialis sa katawan ng tao, ma-disintegrate siya. Pero ito, hindi. He also reported the sample had a bit tumitibok pa, buhay pa, umbaw, buhay. Which also had been noted in the first report in 1992. In light of those findings, Castañón swiftly drew spiritual conclusion. Ito na, ang atheist nakapag-draw ng spiritual conclusion. The fact that the substance is from the myocardium, he said, suggests the Eucharist is what pumps blood into Christ. It being from the left ventricle, he said, is a reminder that Christ cleansed the church of its sins. So, yan ang isa. Oh, yan na, nangyari. Pangalawang beses na. Oh, ano pa? Meron ka pang pahabol dyan, Lumbaw? Ah, marami sa akong tanong. Ang haba ang sagot mo eh. Natural, kailangan kong kumpletuhin. Kasi alam mo kasi hindi ka makikinig. Alam ko hindi ka makikinig. Kaya focus ako sa nanonood dahil sila makikinig, hindi ikaw. Next question. Question. Salamat. Sabi sa ano, sa... ano, wala pa dito kayo. Wait, ano. Okay. Dito sa... Wait, nasa may talatang yun. Wala. Sabi na siya nasa loob. Ang tagal kasi. Okay. No. Ayun. Ito, sa John 6:35. Basahin mo na bago akong tanong para malinaw. John 6:35. Okay, din basahin sinasabi sa John 6. Tayo muna, hindi na magtatanong. Okay, John 6:35. Okay, basahin natin ang sinasabi sa John 6:35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Oh. Okay, sa tanong ko, kaibigan? Oh, ano tanong mo? Okay. Sabi sa palata, para mag-iba natin yung literal-literal na laman at dulo na yan. Okay, sabi dito, okay dito. Teka, huwag mo sabihin para mag-iba. Hindi mo talaga yan mag-iba. Scientist yun eh. Sino ka ba para gumiba? Okay, bago kong tanong dito sa palata, sundan ko muna nga yung ano mo, yung maganda mga referensya at ebidensya mo daw. Okay? Naniniwala ka ba, kaibigan, na ang demonyo ay gagawa rin ng dumala, kababalaghan? Naniniwala ka ba doon, kaibigan? Pwede matutunan sa Roman Catholic? Naniniwala ka doon, kaibigan? Hindi ako naniniwala na pwedeng matupad sa Roman Catholic. Tama na ang demonyo ay nagsasagawa rin ng milagro para ilinlangin ang mga tao. Hindi para maniwala sa Diyos, kundi para maniwala sa demonyo, hindi sa Diyos. Tungo naman na gagamitin ng ano. Halimbawa ganito, sampulan na natin ano. Doon sa isang, di ko lang alam kung saan nangyari ito. Ito yung nangyari sa buhay ni Saint Martin de Porres. Nagpakita sa kanya si Kristo, kinausap siya. Sabi niya, Martin, ako ang iyong Panginoon. Si Jesu Kristo, sambahin mo ko. Akalain mo, kamuntik na siyang mapaniwala. Ang sabihin ni Martin de Porres, kung ikaw ang Panginoon, pakita mo nga sa akin yung butas ng pako sa kamay mo. Ano nangyari? Aba, lumubol yung ano, yung Kristo, pumutok. Sa madaling salita, napatunayang peke. Kaya hindi siya gagawa ng milagro para maniwala ka, kundi para linlangin ka. Next question. Alam, salamat sa confirmation. Parawa siya na kababalaghan para malinlang ka. Correct ha? Malinaw yung pahayag mo, kaibigan. Maganda yung pahayag niya. Sabi ko, malinlang ka, hindi para maniwala sa Diyos, kundi para maniwala sa Kanya. Ikaw talaga, pinuputol mo yung sinasabi ko eh. Huwag mong putulin para baguhin ang sentido. Panluloko yun eh. Kung gamitin mo sinabi ko, kumpletuhin mo. Sinabi ko, linlangin ka para huwag maniwala sa Diyos, kundi para maniwala sa Kanya. Yun ang sinabi ko. Okay, kapitays. Okay lang? Kapitays. Oo. Nagaling sa bibig mo yung kaibigan ha? Nagaling sa ibig, para mapaniwala sa demonyo, yung kababalaghan na yan, ay mapaniwala ang marami, madaya, na maraming madaya sa kanyang kababalaghan. Okay? Mm-hmm. Kaya patutunayan ko yan sa John 6:35, sabi dito, hindi na magugutom. Bro, teka muna. Magtanong ka. Ano ba naman itong ginagawa mo? Magtanong ka. Yan, premsyo. Sabi dito, hindi na magugutom, hindi na mauhaw. Ah. Kung may nagbimisa kayo, paulit-ulit niyo bang
iniinom at kinakain ang laman ni Joshua? Paulit-ulit niyo bang, literal na dugo at laman ha? Patuloy niyo bang inuulit-ulit kainin ng laman at dugo ni Joshua? Oo, hindi. Oo, bro. Ulit-ulit, bro. Bakit? Kaya niyo ba inuulit yan? Ay dahil para patuloy kayong maligtas dahil kung hindi niyo pagpapatuloy ay hindi ka maligtas? Tama ba ako? Paulit-ulit yan, bro, kasi sabi ni Kristo, kapag ito'y ginagawa ninyo, ay ipinapangaral ninyo ang aking kamatayan. Padre Angel, anong talata yung Padre Angel? Yung talatang yun na kapag ginagawa natin yan, ay ating ipinahayag ang kanyang kamatayan? Padre Angel? Nawala si Padre Angel. Bata? Wala rin si Bradata, no? Okay, basta sinabi ni Kristo na the more na ginagawa natin yan, the more natin ipinahahayag ang kanyang kamatayan. Kaya, para wag maputol, wag natin putulin ang paggawa. Go! Iniinom niyo literal yung dugo dahil nauuhaw uli ba kayo at nagugutom uli kayo? Hindi. Bata, ano yan? Tinawag mo ako? Tinawag kita, Bradata. Saan ngayon ko natin sinabi ni Kristo na the more you na kapag ginagawa din yung yung pagkain ng kanyang laman at dugo ating ipinahayag ang kanyang kamatayan, ang talata ngayon? Ay, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Okay, ating masayin off. Unang Korinto, para malaman ni Mark Umbaw kasi hindi niya alam eh. Unang Korinto 11:26. Ito. Sabi dito ha. Tinanong mo ha. Liwanag eh. Sapagkat tuwing, pag sinabing tuwing, paulit-ulit, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang, sabihin, patuloy, hanggang sa kanyang muling pagparito. Hindi ginagawa kasi muling nauuhaw, muling nagugutom, kundi para ipahayag ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan ang aming toro umbaw. Kaya ulitin ko, sa iyo pananampalataya, sa inyong paniniwala. Okay, inuulit nilang ba yan dahil ipinapahayag nyo o nauuhaw ka uli at nagugutom ka uli? Inuulit-ulit namin, bro, kasi ipinahahayag namin. Yan ang aming aral. Hindi ako gaya mo na may sariling unawa sa amin kung ano yung turo ng iglesia, doon kami intact. Hindi kami dadaya mo, no? Next question. Ibig sabihin ko, Brother Banjo, naniniwala ka, kaibigan, minsan mo lang kinain, minsan mo lang ininom ang dugo at laman ni Joshua, minsan mo lang ginawa yun, may katiyakan na ang iyong kaligtasan? Naniniwala ka ba doon, kaibigan, dahil minsan mo lang siyang ginawa, may katiyakan na yung kaligtasan mo at kaya mo siya inuulit-ulit ay para alalahanin ang kanyang kamatayan, ipangaral ang kanyang kamatayan. Tama ba ako? Yun ang kahulugan ng John 6. Ano ba talaga yun? John 6:35. Tama ba ako? Ulitin ko tanong ba para maging malinaw? Ilitin ko lang para maiksin ko. Ibig bang sabihin, kaibigan, naniniwala ka sa katiyakan ng kaligtasan dahil minsan mo lang siyang mainom, minsan mo lang siyang makain, tiyak na ang iyong kaligtasan. Limawin ko niya, sabi kasi dito, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, pag nakain mo ang laman at dugo ni Joshua. Hindi ba sabihin tiyak na ang iyong kaligtasan? Oo, hindi. Mali yung tanong mo. Hindi yung pati sa turo namin eh. Kaya nga, eto, tuwing gagawin namin yan, ipinahahayag namin ang kanyang kamatayan. Pagdating ni Kristo, doon na kami hindi na magugutom at hindi na mauhaw kasi ligtas na kami doon. Pero hindi namin dinidiktahan ang Panginoon sa kanyang desisyon. Kailangan talaga tayo na sa amin sa Katoliko, bro, hindi kami kailangan tumanggap ng ostia ng consecrated host kung meron kami na nagagawa ng mortal sin eh. Yan ang aming turo. Kailangan namin magkumpisal, ma-absolutionan kami, pag tapos na magkumpisal, hindi na kami tumanggap ulit. As long as nasa mortal sin kami, hindi kami tatanggap. Yun ang aming opisyal na turo. E pagkataon na matigil kami, pag hindi kami nakapagkumpisal. Kaya para may pagpatuloy,
kumpisal mo na. Nagkumpisal na, patuloy na. Nagkasala ka naman uli. Mortal sin, igil naman ulit. Para mapapatuloy, kumpisal na naman ulit. Pag yan na na-maintain namin, hanggang sa dulo, sigurado ligtas kami. Oh, next question. Tapos na, alas 10 na eh. Ay, hindi pa. Nadami ko pang tanong. Ahabaan ng paliwanag mo. Katakbuhan mo na naman ako. Bro, mahirap naman. Alas 10 na. Mag-i-extend ako para sa'yo. Hindi ba? Kaya, sabi ko, diyan ka sa WhatsApp kasi kabisado ko na ang technique mo. Hindi ka na uubra. Mga co-host, ito. Pag humingi si Mark Umbao ng Zoom link para makapasok, at kung siya ay makapasok kasi nagnakaw, huwag niyong bibigyan. Sa WhatsApp lang siya para makontrol ko yung kanyang technique. Pag siya nakapasok sa Zoom, kailangan niyong maging alertong immute siya pag ako'y nagsalita. Okay? Pero hindi ko papayagan niyo kasi kailangan pa niya mag-unmute eh. Mahahaba, mahahaba masyado. Sige na, Mark Umbao. Bigyan na lang ng dalawang tanong. Dahil alas G sa is na, dalawang tanong na lang. Tapos bigyan ko kay Restituto Bay. Okay. Yeah. Dalawang tanong na lang, bro. Ano? Salamat. Salamat sa dalawang tanong. Madibang dyan. Napakabait nyo. Napakabait nyo, Mark. Noon pa ako mabait. Oh, salamat. Salamat. Oo. Oh. Naniniwala ako dyan. Madibang dyan. Naniniwala ako dyan. Okay. Yung binasa natin, 53, di ba? 53, sabi mo, inuulit-ulit nyo lang yan. Inuulit-ulit nyo lang yan dahil pinapangaral nyo. Pero dahil sa paliwanag mo, nagkukumpisal ka, et cetera, et cetera. Di ba? Ibig sabihin, kaibigan, ito na, ito na tanong ko. Nangangahulugan ba? Kaya kayo, pag nakagawa kayo ng mortal sin, ay mauuhok uli kayo at magugutong uli kayo sa laman at dugo na yung usura kasi hindi yan, patutao or patunay na na may buhay ka, buhay na walang hanggan ka, ibabawin ka sa hindi sa, ano ba ito? Babangon ka, kaya, sabi ng talatang sa diyan, sa Badal Angel, ikaw ang magot niya. Badal Angel. Ulitin ko ha, ulitin yung tanong ha, kaibigan. Sige. Diba? Isang tanong ko ha, ito yung isang tanong ko, iba, dalawa ko tanong ha. Ito yung tanong ko, kaibigan. Sabi mo, pag nakagawa ka ng mortal sin, kukumpisal ka at kailangan mo para makapagpatuloy ka makakain at makainom ng dugo ni Yosua. Kasi bakit? May kalakip na kaligtasan sa pag-partake, sa pagkain at pag-inom ng laman at dugo. Tama? Ngayon, sabi mo, para makapatuloy, ibig sabihin po ba kaibiganan, nauuhaw ka ulit, nagugutan ko ulit dahil nakagawa ka ng mortal sin, hindi sapat yung isang minsan mo siyang nainom at minsan mo siyang nakain. Kailangan mo pa siyang i-continuous kasi nauuwi ka ulit at nagugutom ka ulit dahil nagkakasala ka ng mortal sin. Ganun po ba? Maganda yung tanong mo pero gusto ko ibigay kay Angel yung pagsagot. Father Angel. Father Angel, nandiyan ka pa ba? Nakatulog. Maganda yung tanong niya, Father Angel. Pag ikaw ay nakagawa ng mortal sin at tumigil ka at para ka makabalik, kailangan magkumpisal. Ibig sabihin ba daw ay ikaw ay nauhaw at nagutom dahil nakagawa ng mortal sin? Paano mo yan sasagutin, Brother Angel? Yan ang mahirap sa mga ano, no? Sa mga hindi na nakataya. Kapag wala ka sa tunay na iglesia talaga, mahirapan ka maintindihan ng banal na ostya. Tandaan mo kapatid, ang ginagawa mo rito, yung mentalidad mo, alam mo yung pangkamunduhan, pantao, no? So mahihirapan ka talaga, ginawa mong busog, may magugutom. Ginawa mong pagkain ng physical eh. No? So bro, mahihirapan ka talaga, puro ka self-interpretation kasi wala, you're not guided by the church, you're guided by your own opinion. So mahihirapan ka diyan. Isang talata lang ibibigay ko sa iyo, titingnan natin kung paano mo ipapaliwanag 'to. Unang Korinto nga, Unang Korinto 11:27 nga bro. Okay, Unang Korinto 9? 11:27 ng Unang Korinto. Ito sinasabi. Wait lang. Ito. Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Brother Umbao,
Okay na ba? Anong tinapay diyan na tinutukoy ba, kapatid? Para kung talagang guided by the, kung talagang tama ang self-interpretation mo, anong tinapay yan? Sasagot na po ako, kaibigan? Sige, ano daw tinapay yan? Oh, okay. Salamat sa confirmation mo, kaibigan. Oh, hindi literal. Tama yung salita ni Brother Angel, no? Hindi siya literal. Huwag mong iliteral. Hindi siya literal kasi spiritual ito eh. Yung pagkae, yung laman at dug... Bro, ang tanong bro, anong tinapay yan? Bro, ang tanong bro, anong tinapay yan, bro? Hello? O kaya itang nawawala-wala yung signal ni Umbaw? 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 Hirap kasi, no? Pag wala kang talagang pagpuro self-interpretation ng tao. Mahirap pa si Brother Eli nga, ganyan din ang ano niyan, eh. Oo, Tinabang. Eh, niya, sandali. Sasagutin ko ba, tinabang mo ako, Brother Angel? Anong tinapay natin ito ko dyan, bro? Anong tinapay? Sasagutin ko. Habang niyo magpaliwanag. Pag ako, takot-takot kayo. Huwag lang gano'n, kaibigan. Bro, tinatanong ka lang, bro. Anong tinapay ang tinutukoy dyan? Ostya, na nagsisimbolo sa katawan, sa dugo at laman. Wait lang, bro. Relax lang. Huwag mo palatang nataranta ka, okay? Ang tanong ni Brother Angel, anong tinapay ang tinutukoy dyan na kapag kinain mo ng di nararapat, nagkakasala ka sa katawan at dugo ng Panginoon? Anong tinapay ang tinutukoy dyan? Yan ang tanong ni Brother Angel. Okay, malinaw yung tanong mo, ah. Ito, sagot ko, makinig ka, Brother Danjo at Brother Angel. Makinig po kayo, ah. Spiritual na pagkain, laman at dugo na Yeshua. Spiritual, kasi ang spirito natin, ang kinakain, spiritual na pagkain. San talata yan? 1 Corinthians 10:3, 1 Peter 2:2. May spiritual tayong pagkain. Kaya ngayon, sabi mo, physical yan, literal. Maling, malaking kalokohan yan dahil sa... Teka, layo ng... Ang tanong, anong tinapay yan? Kasi merong sinubo ang mga apostol, eh. Eh, tignan nyo, anong tinapay yan? Kasi may sinubo ang mga apostol. Anong tinapay yan? Sagot na kaibigan, 1 minute? One minute. Sagutin mo, anong tinapay yan? Kasi, kaibigan, maganda ko. 1 minute, sasagot ako, 1 minute. Spirit. 1 minute, ang haba naman ng 1 minute. Simple naman, pinamasagutin niya ng 10 seconds. 10 seconds, sasagot mo na yung tanong ni Brother Angel eh. Kasi ang mga apostol may sinubo, mayroong hinati-hati na tinapay si Kristo. Ang tanong ni Brother Angel, anong tinapay ang tinutukoy dyan na pag kinain mo na di nararapat, nagkakasala ka? Ano yun? Sasagutin ko na 1 minute kasi kung hindi mo pasasagutin na 1 minute, hindi nyo maiintindihan. Ay, naiintindihan na namin. Ikaw lang yung matigas ang ulo. Naiintindihan? Brother Angel, okay lang 1 minute para mabuksan nyo kaisipan ng mga punto per punto? Igaw pa. Madali, Angel. Papayag ka. 1 minute. Sobrang haba. Simple lang tanong mo. Ano yan? Sorry. Ano yan? Sabi niya, sasagutin mo yung tanong mo na pwede mo sagutin ng 5 seconds. Sasagutin niya lang ng 1 minute. Payag ka doon? Bakit kailangan mo ng 1 minute? Ang tinapay lang particular, specific. Eh. Anin ba dyan? Yung bang ginagawa ng mga ano yan? Yung bang ginagamit ng mga apostol yan sa breaking of the bread? Na sa atin eh, mga pari sila, no? Or yung ba yung tinapay mo sa bakery, yung kinakain mong pandesal sa umaga yan? Alin ba doon? Kasi yung dudukol tumulayin niyo, ang sasagot niya, yung paliwanag ni Suriano? Yun na nga, yung salita daw. Aral daw, aral. Hindi aral tinapay, kundi aral. Tama ba? Daw aral? Mali! Kaya makinig ka, kaibigan! Kaya makinig ka! Sige, pakinggan natin. Kapag matutunan ka, Brother Danjo at Brother Angel. Huwag mo sabihin ko yung natutunan kami kasi matagal na kaming natuto. May distinction yan ha. Tandaan natin, may ang mga apostol na breaking of the bread yan. Yes. So, pwede silang hawak, no? Tapos nangaral. So, yes. Yan ang kapagsamba dapat. Eh, dahil sabi ni Jesus, gawin nyo ito. Ito, ang aking katawan. Gawin nyo ito ha. Word for word, sinabi ni Jesus yan, gawin nyo ito. Ginawa ka ng mga ano na may tinapay breaking of the bread? Yes, ginawa. Ngayon, may tinapay na binibreak nila pagka sila'y sumasamba. Si Apostle Pablo, basahin mo sa 7:20 ng gawa, nag-breaking of the bread siya. No, ang sinasabi ko, anin ang tinapay dyan? Yung ba o yung ordinary tinapay na kinakain mong pandesal sa ano o kahit anong tinapay sa bakery?
Alin ba dun sa dalawa lang ah? Yun lang ang tanong ko. Wag kang pumunta sa salita, sa spiritual, hindi. Yung kasi nag-break of the bread yan, no? Nag-breaking of the bread. Alin dun yung tinapay, bro? Yung tinutukoy dyan? Sasagutin ko, Brother Danjo tsaka Brother Angel, kung may 30 seconds ako. Kasi sige. Kung hindi ka 30 seconds, kayo mo halos 30 minutes na kayo nagsasalita, hinahayaan. Dalawang maging prayer kayo, no? Sana maging prayer kayo. Dalawa lang naman ang Diyos. May tinapay po ako. May paliwanag yung kaibigan. May paliwanag para maintindihan nyo. Kasi kung puro verbatim kayo, word for word, literal ang basa nyo sa scripture, ligaw talaga kayo. Kasi walang Holy Spirit na magpapaunawa sa inyo. Alam nyo na yung kalata. O, ngayon, hindi na dapat. Letra for letra. Ano nangyari? Kala ko, Bible ano. Ay, ano ba yan? Sige nga, ano, Brad, Jando, ikaw? Sige. Set ko muna ang 30 seconds ni Umbaw. Dalawang option. Tinapay ng mga apostol na ginagamit nila, binibreaking na consecrate nila, o yung tinapay na ordinary tinapay na galing sa bakery. So, alin dyan sa dalawa? Yun lang. And you can answer it in 30 seconds. Sige bro, go ahead. Sandali. Yeah, may 30 seconds ka, bro. Sandali lang. Okay. Ayaw mag-contact ko. Ayaw, sandali lang. Hintayin natin. Oh, meron tayong lalabas ito na timer. 30 seconds. Ayan. Sige, bro. Sabihin mo, bro. Ano ba lang ito? Oh. Sige, bro. Go ahead, bro. Wait lang. Okay. Hintayin natin. Andahan mo, bro, ha? 10:18 na. Hanggang 10 lang kami. Pinagbigyan pa kita. Madilis dito to. Pasensya ka na muna. Ito na mabigyan to si Mark Umbo. Minsan lang to eh. Next, na tayo. 10 na to. Hanggang pagtapos ito. Tapos na tayo. 10:18 na. Sige na Mark Umbo. Go ahead. Sandali. Nakawala yung talata ko. Sandali. Nakawala yung talata mo? Tinan mo sa Biblia. Tinan mo yung liyaman ni mo wala. Ito okay na. Nandito pala. Okay. Yan. Okay. 30 seconds. Sige. Okay. Ang basihan ko lang, yung sagot ko dyan, ostra, tinapay, na nagsisimbolo sa katawan, sa laman, at dugo ni Joshua. Ano yun? Ba't nagsisimbolo? Kasi sabi sa John 6:63, ha? Sabi sa mabuting balita, Bible, sabi, hindi magagawa ng laman. Basahin nyo ito sa MBB version, hindi magagawa ng laman. Bakit? Ano sabi sa John 4:23-24? Ano sabi dito? Ang salita niya ay espiritu at buhay. Okay. Brother Angel, sumagot siya na ostia na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Sumisimbolo daw. Meron ko mababasa ni isang talata na yung tinapay ay nagiging simbolo. May sinabi si Jesus, letter for letter, kasi sabi mo nga, Bible alone kayo, huwag magdagdag, huwag magbawas. Eh, lahat na sinasabi mo kanina, wala lahat sa Biblia. So, kontra sa paniniwala mo yan. Kasi Bible alone ka, bro. Wala ka naman church na inaaniban. So, Bible alone ka, give us in the Bible na exact sinabi ni Lord Jesus na ito ang simbolo ng aking katawan. Can you give us at least exact Bible verse na sinabi ni Jesus na simbolo lang? Salamat sa tanong, kaibigan. Yan yung gusto ko. Kaya sana binigyan niyo ako ng 10 minutes eh. Ay, naku, masyado pa haba. Puro lang patutsada. Ayun. Sagutin mo na lang. Ang talata, 1 Corinthians 12:13. Ah, teka. Unang Korinto 12:13? 13. Pinainom sa isang espiritu. Ay, hindi. 12:13. Yes. Tignan natin ha. Unang Korinto 12:13. Kung may nakalagay mo dito na yung tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. 12, unang Korinto 12:13. Tignan natin kung may nakalagay bang simbolo. Ito sabi. Maging Hudiyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binauti. Teka, bautismo naman to. Ano ba naman to? Ang masaya may baba, kaibigan. Pinainom na sa isang espiritu. Ay, bautismo ito, bro. Ano ba naman? Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Bautismo ang tinutukoy. Ano ba naman to? Sablay ka na naman, bro. Sablay ka, bro. Wag. Sablay. Kaya ka pala sablay.
Sabihin mo, matuto kami sa iyo. Ikaw yung mapalang tinuturo mo eh. Anong pinagsasabi mo? Natama ka si Pedro sa 1 Timoteo 1.7. Ano sabi sa 1 Timoteo 1.7? Eto, nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Ang topic, body of Christ yung tinapay. Ang pinabasa mo, bautismo. Ano ba na sablay? Sablay eh. Sige! Okay na siguro, bro. Ano na, oh. Oh, 10-22 na. Bigyan ko na lang si Padre si Tuto para hindi naman unfest niya. At sablay na sa pinakahuli. Yun na yun, bro. Bro, ano naman? Mag-isip-isip ka na, bro. Kasi mahirap pa magtiwala sa sarili lang, no? Kasi marami nang sabi ni Father Rich Manila, pag nagkamali ka ng interpretation dyan, impyerno ka dyan. Hindi, ang problema kasi dyan, hindi lang ikaw eh. Nagiging sanhi ka pa ng pagkakasala dahil magtuturo ka sa pamilya mo. Tuturuan mo girlfriend mo na ito yung tama. Saan galing ang turo? Sa'yo. Eh yung mga lito, tandaan mo, Mark, Brother Mark, kahit sa school, bro. Kahit sa eskwelahan, hindi ka papayag ang estudya, ang anak mo. Bibigyan ng libro, bahala na siya. Mag-interpret sa libro niya. Hindi, may magpapaliwanag na teacher. Sa'yo, wala sa inyo, walang ganun eh. Ang nangyari sa inyo, yung libro binasa nyo, kayo nagpapaliwanag sa sarili nyo na wala kayong nagpaliwanag. And paano mo ba? Yun nga sa school, mga simpleng libro nga lang yan, ang hirap unawain kung wala si teacher, bro eh. May magpapaliwanag ang church yun. Yun yung mga obispo, pare. Nakalagay naman sa Biblia yan eh. Pero ikaw, hindi mo kailangan ng pare eh. Nasa Biblia yun. Hindi ka guided by the obispo, bishop. Eh nasa Biblia yun, mga bishop, mga pare. Si Jesus ay pare. Ang ginawa mo, bumili ka ng Biblia, binasa mo, ininterpret mo. Eh yun nga, mga simpleng libro, hindi ka papayag ang anak mo, bibigyan mo ng libro yan, sasabihin ni teacher, bahala na siya, papasa na siya, pwede ba yun? Paano mo matetest na tama ang pinag-aaralan ng estudyante kung walang teacher? Sensya ka na umbaw ha, bumagsak ka na naman ulit. Next time na lang ulit, Brother Umbaw. Oo, mag-isip-isip ka, kailangan mo ng teacher. Doon papasok yung church and yung mga bishop and priest. Teacher ang kailangan, hindi mo ma-interpret mas simple nga lang sa estudyante, pang ano lang yun. No? Eh yung pakayang word of God, kaya mo interpret mag-isa. Naku bro, patay ka dyan, delikadong kaluluwa nyo dyan. Sige na bro, tama na yung mga pag-ano mo. Sige na bro, Umbaw. Next time na lang ulit bro, Umbaw, ha? Bawi ka na lang next time. Umbaw? Hindi na kita marinig. Kailan ako makakabawi? Kung talagang sa pili nyo, panalo kayo, kailan ako makakabawi? Babigyan na lang kita. Anong araw ka bakante? Kasi baka taon na naman yan or buwan na naman yan. Sige, anong araw ka bakante? Anong araw ka bakante? Hindi tayo, basta ikaw, Bandang Danjo, masabi ka ng araw dahil sa special ka sa akin eh. Anong araw, maglalaan ako para sa'yo. Pagbigyan ka, ano lang, naroon ako ilang minuto. Kasi, chop-chop yung talata eh. Kung bibigyan ko 10 minutes, maintindihan nyo na malinaw yung Eucharist. Eh. Kaya lang, isang talata lang, pipigilan na akong bigyan ng supporting verse yan. Eh, wala talaga. Mahirap kayo maunawaan kasi nga, literal, ano lang kayo eh, word forward lang kayo magbasa ng scripture. Hindi nyo nakikita yung kalaliman ng kahulugan ng talata. Yan ang problema. Pero okay lang, madadan joke, kailan magbabawi? Magsabi ka ng araw. Bukas, kahit may paso, babalik agad ako ng bahay para sa'yo. Hindi may 10 minutes ako ng paliwanag. Ba't babawi siya? Ang ibig sabihin, tanggap niya, talo siya. Ito na lang, Umbaw. Okay lang. Ngayon na lang, Umbaw. Ngayon na lang. Kung bakong talo, bakit takot kayo? Kung bakong talo, bakit takot kayo humarap? Sige. Iba? Tiga. Kung bakong talo, bakit takot kayo pagsalitain ako? Kung talo ako, bakit ayaw niyo papasubin sa Zoom? Diba? Magkaroon na ng fair na usap ng pananalit ng oras para magsalita. Ito, bro. Takot daw tayo, bro. Diyan daw, umawag na siya mag-isang oras dito. Takot pa daw. Ito ang reason, bro. Kung naalala mo, bro, yung last din talaga yan, tumataas yung boses ko. Kasi nagsasalita ako, sinasabayan mo ko. At ako naman, intention ko naman na marinig yung boses ko, kaya tinataas ko yung boses ko kasi sinasabayan mo ko. No? Yun ang problema sa iyo. Tapos pag ni-mute kita, matagal ka pa makapag-unmute. 'Di ba? 'Yun ang reason. Mas maganda sa WhatsApp kasi kung sakali na gagamit ka ng technique mo uli para pataasin yung aking boses, baba ko na lang yung microphone mo di tapos. 'Yan ang reason. Kasi nahuli ko ng technique mo eh. Sinasabayan mo ako magsalita para ang aking boses tumaas. Pag ako tumaas ng aking boses, sabihin ng mga pastor na kasama mo,
Uy, lugi si John Doe kasi napikon. But in reality, kaya ako tumataas mo kasi sinasabayan mo ako magsalita. Yun, yun ang technique mo. Diba? Kaya para makontrol ko yung sitwasyon na hindi mo ma-penetrate yung technique mo, hindi mo magamit technique mo, sa so WhatsApp ka na lang. Okay ba yun ang baw? Hindi, ganda lang, brother Tadjo, kung yun ang concern mo, o, naintindihan kita. Okay, hindi, formal debate, may oras ka magsalita, may oras ako magsalita, may oras ako magtanong, may oras ka magtanong. Di ba wala sa katawan? May moderator na nagsumasaway at nagme-medip sa atin. Pero ba't hindi haharap ang punto por punto sa akin? Bro, huwag mong sabihin hindi haharap ang punto por punto sa iyo. Nakaraming beses ka ng debate sa amin. Hindi mo haharap, hindi kami haharap. Ano ka ba naman? Ano ba naman klaseng patutsada yan? Ha? Huwag mo kami pandala ng mga ganyang kabakla ng mga linya, ha? Hindi yan tatalab sa amin. Ano ang baw? Okay na ba yan? Kasi lipat na ako kay Instituto Bahay. Alas 10:30 na. Oh, marami pa tayong topic na pag-uusapan, Brother Danjo. Sayang naman, formal debate na lang para wala nang malusot na yan na nagsasapawan. Di ba? Bakit bro? Kung, sa mga formal debate na nangyari, bro. Sa mga formal debate na nangyari, bro. Marunong ka bang sumagot sa tanong? Kasi nakita ko, hindi ka mong sumasagot sa tanong eh. Ano? Ostia nga pinag-uusapan, napunta sa bautismo. Tignan mo. Eucharist na pinag-uusapan, bigla kang tumulong sa bautismo. Ang yabang pa. Anong gaganda ka sa'yo, mas maganda, hindi ka pang debate, pang talakayan ka lang. Yan ang nakita kong katigli mo. Ang yabang pa na nagmamalaki, hindi daw yun, hindi daw yan. Sa, wala. Natalo siya. Sige, Brother Umbaw, yun lang, Brother Umbaw, ha? Breaking the bread. Umbaw, yun lang, ha? Paalam na. Hey! Ayun, nagpaalam na siya, Brother Angel. Sige, last na lang si Brother Instituto Bay para fair naman sa kanya. Pagbigyan siya ng pagkakataon.